maganda dito, sis. Okay. Let's start it. Baka nasa Pinas, ha? Cheers! Meron tayong bisita ng mga kabalas. Sino kaya ito? Hello mga ka-vlogs, kilala niyo naman po si Siling. Hello! So, dahil first time po niya na makakapunta dito sa bahay, eh gusto ko, bago siya pumasok, makita yung reaction niya. Tapos yung kwarto na ito mga ka-vlogs, ito yung mga sa bedroom niya po. Ay, wow! Thanks, makakasyan! Andala namin yung bed na napakahirap. Tapos ito na butas. Nasira. Nasira siya kasi hindi niya naisara yung pintuan. Tapos pagka-adjust ka, pumali na ganun, basag. So, ito yung kasama dito. Tapos yan, thanks God kasi may nagbigay. Ito. Dito kasi uso yung nagbibigay ng mga ganyan. Pero yung assemble namin, grabe yung hirap namin dyan. Tapos, dito yung toilet sa loob. Ayan, may sarili siyang shower room, shower area. Ayan. So, ito yung realidad, mga ka-vlogs. Tapos may orasan dito. Bakit may orasan? Kasi ang bagal kong maligo. Tinitingnan ko lagi, late na ba ako? Lagi naman. Ayan. So, realidad. Yan, hindi ko pa inaayos. Ang ganda ng bintana. Oo, naisip ko dyan ako mag-i-edit. Kaya dyan ko pinuwesto talaga. Maluwag siya kaysa sa dati, Sizi. Oo, kwarto pa lang. Oo. Tapos may CR. Yung pangalawang pintuan ay common toilet para sa bisita at para kay Kian na rin. Ayan, nasa kanya yung bathtub. Na gustong-gusto niya. Pero ang laki. May shower curtain po yan, pero ayaw ni Kian gamitin eh. Nasira kasi. Nung nasira, ayaw na niyang paggamitin. Okay, Kian. Kwarto niya. Room na niya. Oo. May privacy na siya. Meron niya kasi mas malaki din. Oo, mas malaki. May cabinet na rin. Oo, yan yung kasama. Dalawa? Ito yung luma sa lumang bahay. Gusto kong ibenta yan eh. Baka bibenta ko yan. Tapos ito yung bed po niya. Yan. Laking tuwa niya kasi mas malawag to eh. Kasi sa dati. Oo. Tapos ito yung nasa sala dati. Oo. Ayaw niya i-give up to eh. Itong pull-up bar niya. Ayan. Tapos yung ginamit namin sa camping. Walang tambakan. Ayun. Tapos marami siyang pintuan ano. Tapos ito yung stock room. Pero ginagawa po namin sampayan yun kasi pagpasok mo, sis, alika, mainit. Mainit siya. Sa tubig, tsaka radiator. Sa radiator, oo. Tapos nandito yung mga maleta. May nag-comment nga na huwag daw ilagay yung maleta dito kasi lulutong. Pero tingnan natin pa. Pero maganda nga sa sampayan. Mm-mm, natutuyo siya. Ito naman yung living room. Tsaka kusina. Ayan. Uy, pinasok ko na yung kusina. Okay lang yan. Okay lang yan. Wow. So, nadala namin, yung mga upuan na galing sa lumang bahay, lahat nadala po namin dito. Pati o, yung, pati ito, ang dining. Pati itong dining. Tapos ito po yung kusina. Ayan na siya ngayon. Wala pa kami house tour eh. Yung sa dati magkabilaan, di ba? Kaya tapatan. Tapatan. Pero dito, parang ang sarap kumilos. Kasi kahit sabay-sabay kayo. Uh-oh. Yung isa dito, yung isa doon. Yung dati kasi ang hirap. Parang isang tao lang. Tapos,
ng refa. Mas marami space din ang nalagyan. Oo, parang ano lang naman din. Mas maraming lalagyan sa kabila, mas cabinet. Mas maraming kabila. Kasi marami kaming give up eh. Tsaka dami nakalabas. Alam mo kung bakit? Kasi nagkaroon siya ng dishwashing. Ito sana paglagayan na ng mga aniki-aniki. Oo. Pwede namin ginagamit. Magsaya sa kuryente. Ginagawa namin sa kanang tsaka kuryente. Hindi rin man maganda ang ligpit dyan. Lalo pag matagal bago naligpitan, siyempre matigas yung ano. Hindi matatanggal. Tapos yung washing. Sa tingin ko sis, ano, ang kaibahan ng Israel at UK, sa UK, ang washing nasa kusina. Sa Israel, nasa toilet. Yun yung napansin mo. No, parang laging sa toilet, nandun yung ano, yung washing. Dito naman, nasa kusina. Oo, dito ka guys, sa US. Sa US, ganyan eh. Tapos, isa din to na, ano, kasi, meron siyang mga partition na dapat, pwede rin sana namin gamitin to na pambakan ng kaldero at dito na lang yung basurahan. Pero hindi kasi, ano, hindi na yung pwede ilipat. Yun yung ano yun. At least nasa loob yung bin. Oo. Pero tako, space din kasi. Nadala din namin lahat ng ano. Tapos yung orasan pong yan, may nag-comment din kasi na napakababa daw. Pero yan, yan kasi yung ano na may-ari eh. Dapat mas malaki yan para magandang tingnan. So, ito na nga mga kabilabs. Ang renta po namin dito sa 2-bedroom flat ay 1,275. In peso po ay 93,000 peso. Labas na po yan ng mga utility bills, kuryente, gas, tubig, at council tax. So, kung meron pong bisita, yan nakikita naman namin. Sinisigawan na lang namin pag may Amazon. Pag may delivery. Adinig pala. Tapos itong TVCC, naka-slant. Kasi yung design ng bahay, design nito, kailangan talaga naka-slant. Kasi kung nandyan lang siya, hindi makikita nung... Ano masasabi mo sa new house? Ang ganda, mas malaki dito. Mas mahal nga lang. Mukha ba? Magkapresyo lang. Magkapresyo lang ba na sa inyo? Oo. Lumipat ka na din. Magkapresyo lang pala. Sabi nga ni Ira, sabi ano po sabi niya. Oo, kasi nasa town kasi kayo. Pero dito, town na rin ko eh. Oo. Tapos, ang isa sa nagustuhan ko, sa bagay sa inyo, malapit din ang train. Dito, malapit din ang train station. Malapit rin dito sa mga ate. May Morrison dyan. Oo. Hindi ko pa kayo na tutour, pero meron po dyan. Marami dyan. Hile-hilera sila. Okay, mga kabilabs. Dala na yung si Sailin. Siya yung bibisita, pero siya yung madala. Tada! My favorite. Malado. Kita nyo ba? Sa hipon. Akala ko naman sila tinatanong mo, hipon doon sa palabok. Wow! Diba? Yummy, yummy! Hindi pa natin tikpan ang sisig ko eh. Diba, no? Hindi pa. Hi, Kabilab! So, after ng apartment tour, mag-unbox naman po tayo ng Pinoy Lechon. Natikpan mo na ba ito, Sisi? Hindi pa. Bakit? Hindi ka buhay pila eh. Kinaantay ko yung panapalang po, gano'n. Okay, so ikaw ay ako mag-unbox. Ano ba? Paano? Wait, then. Yan. Oh my God! Para i-endorse mo rin. Wow! Ta-da! So, meron tayong ano dito, instruction, yan, yung mga first time pala na o-order. Pero ang ano lang naman ito, napakadali lang po, i-preheat lang natin yung oven, or pwede rin air fryer. Tapos, ipapadry natin, i-reheat lang kasi luto na siya, and then, yun, i-enjoy na natin. Ah, so may kasama siya mga kumas, yan. Tapos, ang maganda dito, pagka i-deliver nila, sealed na sealed. Ayan o. Yan gumabang ako. Okay, so ito po siya. Ayan.
Isang kilo po yung isang pack. Ayan. Pero ang binigay ni Pinolechon ay dalawa. Thank you, Pinolechon. Si Javi po, gumagawa po siya ng sisig. Be! Nakasalamig. Kung wala ko salamig, kaya ito huluhan ng luha. Ginamit na po niya ito para sa sisig. So dito na rin po natin lulutuin. Sabi sa instruction, ipapat dry po natin. Ayan, nalagyan lang ng mantika sa ibabaw. Lumay po na. So ang gagawin ko ay reheat na lang kasi luto na siya. Tapos yung kanyang temperature ay 190 for 10 minutes. Ayan, kasi luto na po siya eh, kaya reheat na lang. 190 degrees. Kasi po kung sa oven, 20 to 40 minutes. Mas mabilis kasi talaga sa air fryer. Meanwhile. Hello! Nakabisi tayo. Okay lang. Wala pa kayo eh. Nasaan yung anak ko? Wala pa. Hello! 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 Ngayon lang nakita. Okay lang. Okay, hello Kabilab. So, si Sis Eileen, si Sis Che, si Bro Edmar, tas mga kids po nila. Ayan, getting to know each other. Ngayon lang po sila nag-meet. Kasi yung mga anak namin, ayan, magkaka-age po kasi. Ayan. Tapos, ito naman si Javi. Ayan. So, ito na yung lechon paksiw po natin. Ay, lechon paksiw. Ito yung... Malutong na, oh. Ano binibigyan mo? Ang laki ng leche plat. Parang nagpapa-order, sis. Ha? Nagpapa-order ka ba dati? Hindi. Order ko lang din yan. Ang kala ko ang kapawa. Sabi ko, wow. Kala ko ikaw ang ginawa. Sa trabaho ko. Nagpapa-order sila. Magkano to? 5. Kung kakumpetensya natin. Ang ilan? O order. Para katrabaho. May puntis yung babae. Unang TKM ng Pinoy Lechon. Maluto. Masarap. Parang ano, guilt-free. Wala yung parang sisi na ano, may hilo na kasama. Malasa. Parang hindi siya makolesterol. What's the point out? Bilis ka mo. He's a... Sorry. He's a... The supermarket for Brown's Co. Okay, hello mga Kabilab. So, sa mga hindi po updated masyado sa ating vlog or sa mga bagong Kabilabs pa lang po natin, meron na po tayong mga nagawang video
na pumunta tayo sa bahay nila. This time, sila naman na pumunta dito sa aming munting tahanan. Bray, yung rep. Wala po mataas ko eh. 4 point, ano lang yata ito eh. Mataas ko. Pumutan. Hindi. Hindi ako hindi. Nakakalaan niya. Hindi na hindi, Bray. Hard. Hard yan. Ay, ayaw na may... Nalaki ang ano yan. Nalaki ako nyo si Chay. Nalaki ang bahay alak nyo. Yan. Tayo yung silaw. Ay, grabe sis. Grabe yung sis Syria. Ay, ang pamisyo, no? Oo. Ano na? Ay, ang lasing ko kayo sa kayo akin. Okay, so continuation po ito ng discussion natin about sa renta namin dito sa bahay. So dito po sa Southeast England, dito po sa Worthing, ay talagang mahal po ang mga bahay dito. Pare-pareho po kami ng renta, hindi po kami nagkakala yung tatlong pamilya. At nabanggit ko po kanina yung council tax kasi po dito sa UK, lahat ng bahay dito nagbabayad ng tax. And sadly, kami mga renter, kami mga nagre-renta, ang dapat magbayad nun, hindi ang landlord. Anything with cone, drumstick ang tawag. Yung Cornetto brand. Ito, ang tigas ng buka. Thank you. Pero alam niyo po ba mga kabilabs, mayroong part ng UK na mababa lang ang renta at the same time walang bayad ng tubig at wala ding tax. Walang pahinga yan, diretso yan, 3 hours, straight yan. Gusto mo, palitan sa may... Walang cut yan. So about naman po sa utilities, sa kuryente, tubig, gas, at sa council tax, sa next discussion ko na lang po i-explain sa inyo. For sure, meron pa po tayong next na vlog. Kaya, if you want to be updated, please don't forget to ring the notification bell. Kung nakapag-subscribe na po kayo at hindi pa po naka-ring yung notification bell, please don't forget na naka-ring po yan para ma-notify po kayo every time na may bago po tayo new videos. And kung hindi pa po kayo nakakapag-follow sa Facebook page ko po, mas updated po ako doon. Every week na po-post po ako doon ng ganap. Talaga tinayuan si Zee. Thank you. Salamat mga Zizi. Salamat. Thank you. So, ano hanggang sa muli. Thank you. See ya. Enjoy your London tomorrow.
It's what you're doing, making me feel.